Nagbabalik po rin, nagbabalik pa rin po ang Venerable Channel dito sa inyong YouTube. Maraming salamat po sa mga subscribers, sa mga nagpapa-shoutout at sa mga nambabash. Okay lang, welcome lang po kayo lahat sa akin kasi naman ako, kung hindi niyo naman talaga ako kilala at ang body of work kong tinatawag for nearly 3 decades dito sa industriya. Eh, wala na akong magagawa dyan. O, diba? Kung ngayong mga panahon lang tayo sumulpot at nag-patronize ng mga young stars na sabi ninyo ay hindi natin kilala, eh, pasensya na po kayo dahil ako kilala ko po sila. Charot! Anyway, usapang Direk Paul Soriano pa rin po ito at ang Hollywood film actress na kamakailan ay bumisita sa Philippines. Ito nga po si Vanessa Hudgens. Vanessa Hudgens, isa siyang film, ang nanay niya ay taga Cebu, Pilipina, tapos ang father niya is Amerikano. Kinuha siya, inimbita siya ng Philippine government para maging parang spokesperson, maging tourism ambassador na bansa. Lilibutin niya yung mga lugar na kinalakihan ng kanyang magulang. Tapos ito nga, parang documentary itong gagawin para sa Department of Tourism para ma-promote ang mga tourist spots natin dito sa bansa with Vanessa Hudgens as nagsasalita at gumagawa, kumakain ng mga pagkaing Pilipino na nakagisnan niya and nagsasalita ng Bisaya at kumakanta, etc., etc. At ang nagdidirect ng documentary na yan ay si Direk Paul Soriano. Kaya lang nagkaroon ng intriga nung pagdating ni Vanessa kasi nagkaroon ng media conference kung saan naimbita. Kami po dito sa Unbearable Channel ay hindi naimbita pero marami po kami mga kaibigan na nag-re-relate po sa amin o nagre-relay ng balita na meron ngang something na nangyari. Two sides of the story. One, sinasabi nila na si Direk Paul Soriano ay nagtaray di umano doon sa press con kasi nagmamadali na itong matapos dahil may oras lamang si Vanessa para sa interview ng mga media or press members sa kanya. Nagtaray ito di umano kasi sinabi niya may balita di umano na sinasabi niyang I don't need the press. Parang unahin yung dapat unahin at pagbigyan yung dapat pagbigyan, parang something like that na syempre nabublown out of proportion para dun sa iba. Kini-question niya kasi sinasabi nila excuse me po sinasabi nila na ano naman daw karapatan ni Direk Paul kasi hindi naman siya ang handler or manager ni Vanessa at siya lang naman yung magdidirect ng dokumentaryo. Pero sa kabilang dako naman, sinasabi naman na hindi naman ganun ang nangyaring nagtaray na sinungitan yung ilang members ng press na supposedly ay naka-schedule ng one-on-one interview kay Vanessa after that big press con. In fact, si Kuya Boy Abunda para sa Fast Talk na interview niya. Pero may binanggit ng mga pangalan ng mga legit journalists, Christine Jacob yata, plus may isa pa. Pero magtataka ka kasi si Tony Gonzaga, ang sa pagkakaalam namin, sa pagkakabalita is nakapanayam niya kahit papano itong si Vanessa. So ibig sabihin, nabigyan din siya ng priority. Siyempre asawa siya ni Paul Soriano at malakas sila sa gobyerno, no? O di ba BBM? Ngayon, napagbigyan. So nagkaroon ng 1+1 ng lahat na sinasabi nila na itong si Paul Soriano may tinatago di umanong ugali. Pero sa kabilang dako nga, sinasabi natin kanina, may mga nagtatanggol naman sa kanya, sinasabi naman na hindi siya nagmura, hindi siya nagalit laban sa press. Pinagsabihan di umano niya ang isang staff na pinaalalahanan niya na parang yung oras ni Vanessa para sa media conference ay tapos na. So kailangan may issue pa siya. In fact, doon nga daw sa mismong pinagdausan ng press con, parang sa isang side doon, kinunan si Vanessa na kumakanta ng Tagalog song ba or Visayan song plus may mga iba pang pinagawa sa kanya. But despite all of this, itong si Vanessa Hudgens ay wala, dead malang sa mga nangyari, napakakulang daw, parang hindi naman apektuhan siya sa mga narinig niyang intriga during that time na nagkakagulo di umano at may mga intriga nga na medyo may mga nagsusungit para hindi siya makapanayam. So yun nga. So again, dito sa Unbearable Channel, mahal na araw, nagdarasal tayo na maplansya ito. Although kami, sinasabi nga namin dito na alam mo naman si Paul Soriano, ang daming nagsasabi na mabait yan. Totoo naman, ako na ilang beses ko rin nakasama yan,
nakatrabaho yan, nakapanayam yan, and during the time na nagliligawan pa lang sila ni Tony Gonzaga, very close pa ako sa mga pamilya ni Tony, nakakasama ko rin siya at nag-a-attend din niya ng mga birthday parties ko. So, mabait naman. But the thing is, simula nga nang ma-involve siya sa politika dahil pinsan siya ni first cousin ba siya or basta pinsan siya ng pamilya Marcos Araneta, yung asawa ni BBM, First Lady, eh parang ang dami ng mga binatong mga hindi magagandang bagay sa kanya, particular na nga sa showbiz nung sinabi niyang the most celebrated or the most popular showbiz personality ang asawa niya or something to that effect, na hindi na lang natin pinalalaki pa, di ba? The most powerful, di ba? Parang may kakayahan siyang nagsasalita ng ganon. Kaya dito sa pangyayaring ito, dalawang issue pa rin ang tinitingnan, dalawang side. Kasi pwedeng sinabi talaga niya yung pwedeng naging ganon siya, pwede rin namang hindi. So kung ano-tano man, sana at the end of the day nga, para naman ito sa kampanya ng pagpopromote ng Philippines globally sa buong mundo, at kung anong klaseng lugar meron tayo, kung anong klaseng pagkain, kung anong klaseng mga tao meron tayo, kultura, tradisyon, etc. Yun sana ang mas matutukan kaysa dito sa mga ganitong mga samot-saring napapatawad naman ng mga bagay-bagay. On pari ng sinabi ko, no? And on that note, pansamantala kami magbababay dito lamang sa Unbearable Channel. Happy Holy Week! Happy Holy Week ba talaga? I-spend po natin ang Holy Week. Mainit po! Lagi tayong mag-inom ng tubig. Huwag kayong masyadong magbababad sa araw. Kasi iba na ang mga heat stroke ngayon. Ingat-ingat lang po tayo. Muli, ako ang inyong Papa Unbearable Ambetabus dito sa Unbearable Channel at sa Marites University. Maraming salamat po!